Magandang umaga muli sa PCC at Silesio Dairy Farm. Ipipicture natin muli itong tanim nating mumbasa na ginagawa natin ng pananaliksik. So ito pong mumbasa ay tinanim noong December 7 itong treatment 1. Kung saan itong treatment 1 ang gamit ay yung microbial fermented na organic fertilizer. So dito alamin natin kung ano na ba ang kinahinatnan nito. So in terms of suwi o yung tiller ay ang pinakamataas dito ay 35 na suwi at ang pangalawa ay 25 na tiller o suwi. At ang pinakamahina ay yung 10. So nag-a-average ito ng 23.3% number of tiller, no? So yan itong organic fertilizer na gawa sa BioPlus activator. So lilipat tayo doon sa Vermicas, no? So ito yung microbial fermented na organic fertilizer using Vermicas. So lilipat tayo dito sa pangalawang treatment kung saan ito ay itinanim noong December 13. So ito yung tinanim noong December 13. Medyo pultak-pultak. At kasi naglungkot kasi ito, hindi kagaya nung treatment 1 na hindi naglungkot. Subalit kahit na ganun, pwede namang hulipan yung maluluwang na parte. At ito nga ang pinakamaraming tiller dito ay ito mismo. Itong nakikita na yan na mayroong 32 na suwi. At ang sumunod ay 20. At ang pinakamaliit ay 6. So may average sa tiller na 19.3. So yaan yung Vermicas na ito ay itinanim noong December 13. So ito naman yung sumunod ay yung ordinaryong composting. So matagal ito kung ordinaryong paraan ng pagkukompost ay matagal bago harbisen. So dito ang pinaka mataas ay 20 tillers, no? 20 tillers at meron ding 19 at 8. So dito makikita mo medyo pultak-pultak din kasi naglungkot nga ito. Naglungkod. So kung gagamitin nyo ito, maghuhulip kayo at paraan nito para kumapal. So ang average sa tiller nito ay 15.6. 15.6, 19.3 at 23.3. So sa edad nila ay halos pare-parehas, anim na araw lang ang pagitan. Pero ang binibilang natin ngayon ay yung number of tillers. So yun lamang at ito ay haharbisen sa ika-90 days. So malapit na 67 days yung nauna itinanim. 60 days naman itong dalawang treatment, yung treatment 2 at treatment 3. Subalit kung mapapansin natin, itong treatment 1 ay makapal na at yung mother plant natin na itin-transfer ay hindi naglungkot kundi dire-diretso siya na bumerde. So ito po, abangan po natin yung harvesting nito sa March 7 or hanggang March 14. So yun yung
research natin dito sa Mombasa. Mombasa na medyo mas mataas ang protein na content nito kaysa doon sa damong Nepir. Kaya lang, ito ay maaaring itanim grazing, para sa grazing, grazing animals, baka, tupa, kambing, kalabaw. Pero kung cut and carry, pwede rin naman. Kaya lang, kung ikukumpara natin ang yield sa pakchong, sa super napier, ay malayo. Malayo ang yield ng pakchong kumpara dito sa Mombasa. Magandang araw, Happy Valentine's Day sa ating lahat, Pebrero 14, 2023.